Hello, good evening, and welcome to my another video. So before natin umpisahan, please subscribe and like and hit the notification button below. And so ito po yung aming 300 set or 300 hot set. Isang set po ito na incubator. So ang ginagamit po natin thermostat dito is yung mechanical, yung waffer type. Sa mga palagi po nagtatanong sa FB ko, sa Facebook ko, and explain ko dito kung paano iset yung waffer type. Ganyan po siya. Ganyan po. Saka ito yung thermometer natin. So ito po yung waffer type. Ito po yung itsura niya. Ayan, ito po siya. So ang mangyayari po dito, pag tinamaan to siya ng init, bubuka tong plate. Ito mismo, bubuka siya. So ito yung tatama sa switch para i-off, i-trip off niya yung heater natin. Ayan, ito yan. Ayan, pagka trip off ng heater, yun, lalamig ulit yung incubator. Yan, liliit to siya. Yun din yung dahilan kung bakit mag-on uli yung ating heater. Ganyan. So, tingnan natin dito, ah. So, ito po sa labas yung kanyang adjuster. Ganyan. Naka-attach na yun sa loob. So, buksan natin yung ilaw. Pagka bago pa lang po ninyo i-calibrate yung incubator nyo, buksan nyo po ito. Ayan. Pihitin nyo pa. Ayan. Pihitin nyo siya hanggang sa lumuwag. Pag lumuwag siya, ilaw ho yan. Yun, naka-attach kasi ito sa thermostat. Yung ilaw. Ayan. Isasarado nyo balik. Pagkasarado nyo, hintayin nyo itong thermometer natin na maabot niya yung 100. Yan, makikita nyo, ah. Kailangan maabot niya yung 100. Ganyan. Yan, so mga nasa 98, 99. Ayan, kunti pa. Ayan, makikita nyo. Tuloy-tuloy po yung heater niyan. So ito kasing klaseng incubator, medyo mahina yung hangin niya para alalay yung pag-init niya. Kaya medyo matagal, abot yan ng mga tag 3 to 4 minutes bago niya maabot yung 100. So ayan, 100 na siya. So ang gagawin nyo, pag 100 na, pihitin nyo to, higpitan. Ito mismo, higpitan. Yan, pagkahigpit nyo yan hanggang sa mamatay yung ilaw sa loob. Pagpatay ng ilaw sa loob, ayan, maabot na yung 100 niya. Yan na yung set niya. So para po masigurado natin na yung difference sa pagsiga niya balik, hintayin natin mag-on ulit. Yan, so pag-on ulit niya, limbawa nag-on siya, pag-on niya, limbawa, yung malapit na siya dyan sa 96-97 na mag-on siya balik, yan na yung calibrate niya. Ganyan, nag-on na. Pag-on niya balik, off din ulit siya doon sa 37, sa 100. Yan na po ang calibration niya. Ganyan siya gagawin niya. Ayan. So, ang pagluwagan po ninyo ito, yan yung kanyang high. Dahan-dahan. Pagkahigpitan po ninyo, yan yung kanyang low. Dahan-dahan din po. Ganyan, na ganyan. Nag-ilaw na siya kasi bumalik na yung ano dito, yung kanyang waffer. Ganyan po siya. Yan, basta i-sure po ninyo na dito is 100 siya. Dapat nakasarado yung incubator. Yan, like ganyan. So, ito po yung set namin. At ganun din po yung ginagamit ko sa hatcher. Ito yung hatcher natin. Yan, nagpapahats po tayo ngayon dyan. Kung hindi pa na last harvest na po yan. Yan, may natitira pang kunti-kunti. Tapos, i-disinfect na rin po ito ulit. Ganyan. So, ito. Na-fix na natin yung heater nito. Nakasit na siya. Ganyan lang kadali ang mag-set ng waffer type. Lahat po lagi nagtatanong sa akin, ganyan lang kadali iset.
Tapos make sure din po na pag nag set up kayo ng incubator, yung waffer type lagi pong tinatamaan ng daloy ng hangin. Ganyan po siya. Lagi pong tamaan para maridyan ng tama ang init. Ganyan. Lagi po yan sa airflow. Ganyan po siya. Ganyan. Sa mga next video ko po, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng semi-automatic na incubator. Ganyan. Dito po yung shop ko. Shop namin. Ganyan. So, gabi na po. Yan, ito po yung aming 50-seater semi-automatic incubator. Ituturo ko po kung paano gumawa, pati mga sukat niya, lahat-lahat. Ituturo ko sa inyo. Step by step ko po yung kung paano. Dahil ito po ay halos nag-hatching rate ng 100%. Ganyan po sila. Yan, sa next video din po, ituturo ko din po kung paano gumamit ng ganitong klaseng thermostat. Yan. Maganda rin to gamitin, matagal din, basta't alam mo kung paano gamitin. At saka ito rin, ito yung 3002. At paano mag-select ng tamang 3002 na matagal masira. Ganyan. At saka ito yung programmable na computer control. Ganyan siya. Yan po yung mga ginagamit ko. Depende po sa gusto ng mga buyers. Ganyan. So salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like sa ating channel.